Welcome po sa aking channel. For this video, Argao Taiwan ulit tayo. So, tara, tignan natin. Bali, ito lang nga yung puno na aayusan natin ngayon. So, sa punong to, ayan, same lang din sa una kong Argao na ginawa. Kailangan nating linisan, iripat, at piliin yung mga tamang sanga na gagamitin para sa kanya. Sa materialis na to, galing gatings din siya. Pansinin mo na lang kung paano tayo bumuo ng bonsai kasi ang pinipili natin yung may mga potential talaga. Ano ba yung mga may potential na puno? So parang ganito. Ayan, yung pag tinitignan natin yung puno talagang may kwento. Ayan, nakikita natin yung galaw. Ayan, tapos may paa. Ayan, tapos tama yung mga sanga. Ayan, ang kailangan dito ayusin na lang para mas makita natin kung ano yung ikakaganda niya. Ayan guys, tara, linisan na natin. Gaya nga ng sinasabi ko, sa ayusan ng bonsai, importante yung paglilinis. Dito sa ginagawa ko, ayan, sample na lang. Tinatanggal lang ko siya ng mga sanga kasi hindi natin kailangan yung mga yon. Ang iiwan lang natin dito yung mga sanga kailangan. Pangalawa, importante yung paglilinis sa puno natin. Kasi nga, yung materialis natin na to, sensitive siya, kapitin talaga siya ng mga insekto. Sa Argao Materials, dito talaga ako nag-start kung paano gumawa ng bonsai. Yung Argao natin dito na pinapakita ko, nabubuhay siya sa cuttings. Kaya pag pinag-aralan mo siyang gawin, okay lang kahit na masira siya, kahit na maputol yung sanga. Kasi nga, yung production ng cuttings natin, mabilis lang siya para may hindi gaya ng ibang materialis. Nung nag-start ako gumawa ng halaman, talagang maraming questions sa utak ko kung paano ko siya gagawin, paano ko ba ito umpisahan. Ang kagandahan nga lang nito sa mga videos na nilalabas ko sa inyo, ayun, nagkakaroon kayo ng idea kung paano nyo gawin yung puno. At the same time, talagang kuhang-kuha yung buong video kung paano siya gawin. Yun yung pinaka-importante. Hindi lang yung sinasabi ko, actual nyo siya nakikita. So, kung kayo gusto nyo magkaroon ng idea sa paggawa ng puno, panoorin nyo lang yung mga videos ko. Sure ako makakatulong sa inyo yan. Ayan guys, panoorin lang natin. Ayan guys, tapos na tayo sa pagpili ng mga sanga. So, yung mga tinira natin, yan talaga yung mga sanga na kailangan lang natin. Pagkatapos natin pilian ng sanga, ang isusunod naman natin dito, i-brush natin yung puno. So, hali kayo, brush na natin. Yan po, bilisan natin. Kinuha ko pa rin yung video kahit na naglilinis ako. Ayan, pinas forward lang natin para kitang kita mo talaga kung paano ko siya gawin. At isunod natin dito pagkatapos yung paglilinis ng ugat. Ayan nga guys, tinanggal natin siya sa paso. Ayan, nililinis natin yung ugat. Yung mga natirang ano, natirang medium, dapat matanggal yan. Kasi mostly pag tumatagal yung medium sa puno natin, lalo pag Argao Taiwan yung pinag-uusapan, yung mga aphids minsan meron na nakakapit dyan at dapat matanggal yun. Mabilis lang kasi dumami yung aphids. Ano ba yung aphids? Yun yung kulay puti na lumilipad, madalas mong makita sa ilalim ng dahon. Kung makapit din siya sa puno, dumidiretso yan hanggang ugat. So mahirap siyang tanggalin pag napuruhan talaga yung puno. Kaya lagi ko sinasabi, napaka-importante talaga yung paglilinis ng puno. Lalo kung yung puno natin ay potential talaga. Ito pala guys, habang nililinis natin yung puno natin, may napansin akong isang ugat na wala sa ayos. So ang gagawin natin dyan, ayun yung medyo nakaangat. Ayan, tatanggalin natin siya para yung formation ng ugat maayos talaga. Thank you.
Ayan, natanggalan natin yung ugat. So, yan na yung itsura ng ugat natin yan. Susunod dyan, i-repat na natin, tapos i-wire na. Yan po, na-repat na nga po natin siya. Ayan, i-ayos na natin yung mga sangha. So, tara, samahan nyo ko, i-wire naman natin siya. Ayan nga po, ina-wire na natin siya. Ayan, medyo pinas forward lang natin para medyo mabilis tayo. So, yung style pala ng puno natin dito, tawag dyan, cascade. Ayan. At yung size naman ng puno natin, ayan, nasa same lang din, 8 to 12 inches siya. Ayan. So, kagandahan yan sa pagkaripat natin, naayos na natin yung mga ugat. Sasabay po yan sa paglaki habang binubuo natin yung puno natin. Yan guys, tapos na tayo sa pag-wire. Ngayon, panoorin mo naman kung paano ko iliko yung mga sanga. Tara. Sa pagpili ng sanga, alternate siya. Ayan. Dapat bawat siko may sanga. Yun yung i-wire mo, yun yung i-ayos mo. So, tignan mo kung paano natin pinipitik yung mga sanga. Ayan. Laging payakap. So, yun. Ganyan lang kasimple magliko. So, para ka lang naglalaro, ayan. Pero kailangan dahan-dahan lang din. Lalo kung first time mo. Kami din po nung nag-start kami sa pag-ayos, ayan, nawabalian kami ng sanga. So yun yung ini-improve namin sa paggawa, yung iniiwasan namin makabali ng sanga. Sabi nga nila, hindi ka matututo kung hindi ka mababalian ng sanga. So pag nasanay ka din, ayun, parang laro-laro na lang talaga. Ayan. Parang nararamdaman mo na kung ano yung kailangan ng puno mo. Pinaka-importante lang din talaga sa paggawa ng bonsai sa art na to, yung mahalin mo yung ginagawa mo. At syempre, gustong-gusto mo talaga yung ginagawa mo. Ganun po yung paggawa ng bonsai. Yan guys, bilisan natin para makita na natin kung paano siya natapos. Yan guys, tapos na nga tayo. Ayan, naayos na natin yung ugat. Naayos na natin yung mga sanga. Iniwan natin yung mga sanga na kailangan palargahin. At syempre, hindi tayo nagputol kasi may mga papatabain tayong mga sanga. Yun, kung pansin nyo yung dalawang hindi naputulan. Kailangan kasi tumaba yung mga yun. Yan guys, nakikita na yung ganda niya, yung karakter ng puno niya, yung galaw niya. So, ganun lang. Isa to sa mga paborito ko na natapusin na bonsai. So, yun. Abangan natin. So, ayan guys. Maraming salamat sa panonood at pagsubaybay. Ayan. Abangan lang yung mga video na nilalabas ko. So, lahat kayo dito matututo. Basta nag-subscribe kayo at pinanood nyo yung video ko. Salamat po ulit and see you sa next video ko.